April 23, 1934, mm-hmm, at siya nga ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay sa pagsulat o pagkatahan ng mga awit na nagbibigay ng mga makadamdaming pagpapahayag, no? Yes, naging parte rin siya ng tagumpay nga ng tinatawag nating the Ace Balladeer of Philippine Music, si Basil Valdez, na kamakailan lamang ay napanood natin sa PICC, diba? Mm-hmm. Alright, so sabi nila, more or less 300 songs daw mam-anil na compose ni George Canseco. Oo, at marami dito sa mga isinulat niya. Yung Kapunta ay Langit, ha? Yes. Yung wedding song, yung ikaw. Yes. Yung ikaw, gaano kadalasan yun sa... Paano? Sana'y wala nang wakas. Oh, hanggang sa dulo na walang hanggan. Hiram. Ni Shasha Padilla. Hapon naman. Ni Sharon Cuneta. Mm-hmm. Dito ba, Nicola Desma, na pinagka naman sa Miss X na pelikula. Isama natin yung ano, isama natin ang Tubig at Langit. Correct. Napakarami. Kastilyo Buhangin, di ba? Kastilyo Buhangin, marami. Sobrang dami. Talagang ano, siguro hindi natin siya dapat kalimutan. Dapat ipagmalaki natin na meron isang Kabiteño na talagang hinahangaan at nirespeto sa kanyang larangan. Trivia pala. I'm sorry. Yung trivia ko dyan kay George Canseco, kasi ito yung naging pianista ni Erap. Alam niyo ba yan? Naging pangulo. At bago naging pangulo yan, yan ay tumutugtog sa Solo Hotel sa Quezon City. Pagtanghali. At dinagaw si Erap. So lahat ng mga kantang gusto ni Erap tinutugtog doon yung George Canseco. And another trivia, lahat ng anak ni George Canseco ay doctor of medicine. Sa Naik, sa kanto. Oo. So, kilala. Pa na magkaedad ba kayo ni George Canseco? I just happen to read a lot. Oh! Okay, ang ating next naman na naalalang na Kabiteño ay si Simon Saulog. Oh, anong naalala niyo dyan? Siyempre, isa siya sa Pintor, 1950s. Filipino Madonnas daw ang kanyang ano? Yes. Oo, tapos pinanganak siya sa Malagasang Imus. Ah, okay, akala ko sa Cavite siya ipinanganak. Di ma'am, Imus. Ginawa kong paper pa yan dati sa aming pag-aaral noon. Oo, actually, na-interview na rin siya ni, ano? Angelo Aguinaldo, at saka ni Mox. So, pinanganak siya. Ay, ma'am, hindi na inabot ni Mox? Namatay kasi si Simon, 1995. Oo, naano niya, na-interview na mag-ano. Ah, okay. Swerte niya kasi patay na siya nang nakapunta ako ng patay. Yeah, tapos may picture pa sila ni ano, Simon Saulog. At isa siya sa mga pinagmamalaking taga-Museño. Yes. Yes. So, ano yung mga talent? Nanalo yan. Naging finalist niya sa Art Association of the Philippines. At isa siyang ang tawag dyan ay Mabini Artist kasi yung kanyang style of painting ay katulad ng mga estilo ng mga paintings ng mga taga Mabini sa Maynila na nasa una ay ginawang souvenir ng mga American GI. Kagaya ng mga paintings ni, remember si... Fernando Amorsolo. Alam niyo ba ang mga paintings niyan? Souvenir lang ng mga American GI pabalik na Amerika. Ngayon ang value ng mga paintings niyan, million-million, hindi ba? Yun. Alright, next! Jose Pino Salizal! Ano masasabi niyo kay Jose Pino Salizal? Actually, medyo nalulungkot ako kasi bago mamatay si Jose Pino Salizal, dumalo pa kami ng National Commission for Cultures and the Arts. Dumalo pa kami sa bahay nila tapos nakita namin ang kanyang mga komposisyon, ang mga papel, ang mga litrato. Noong maliit siya, hanggang sa lumaki, hanggang sa mga... baka magkaroon tayo ng tribute ng kay Jose Pino Salizal. Kasi willing na i-donate o kaya ay ilagay sa pangangalaga natin ang kanyang mga composition. Iyon ay ang mga original compositions niya. Dapat paunahan na natin ang iba. Ang alam ko, sikat na composition niya yung kay Carmen Rosales at Leopoldo Salcedo, Hindi kita malimot. Diba? Ala-ala kita. Ay, ganun ba nun? Alright. Director din. At sumikat siya sa kanyang Christmas Carol na
ang Pasko ay sumapit. Diba? Ito ay, ano ito, in 1989 daw, tinanggap niya ang Patno May Sini at Kalina Award mula sa City of Manila. Ng Mayanis. Yes. Siya, ang asawa niyan, ano rin, artisa si Olivia Senizal. Napakaganda. Napakaganda. Tama ka. Ayun, so, tama na yung ating record. Yes. And at this point, ay, meron muna tayo, ma'am, last station IT para sa ating kalatutunan at sa ating station. Oras na? Time check, it's 3:24 okay, in the afternoon. Ay, walang traffic. Ewan ko lang dyan, mamaya, paglabas ng high school natin. Yes. Okay, station ID tayo muna. Dito lang, sa Green FM.